guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay lagi na lamang pong walang pera? Alam niyo po ba mga bossing na napakarami po mga pamamaraan para makaakit tayo ng kasaganahan? Lalo-lalo na po tungkol sa usapin ng pampinansyal. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay lagi na lamang nauubusan ng pera, minumukahi ko na gawin niyo po ito at ito po ay napaka-epektibo at sinisigurado ko na malabo na kayo ay mauubusan muli ng pera kasi ito lang naman ang dinagdag ko sa aking buhay, ang mga pampaswerte, kung kaya't sinuwerte nga po at nagsunod-sunod ang mga blessing na dumarating. Bagamat may mga pagsubok na dumarating ay hindi ganun katitindi ang mararanasan ninyo once na meron kayong mga ganitong pampaswerte, kumbagay meron kayong proteksyon at masasala ang mga negatibong yan kapag meron kayong mga pampaswerte kesa sa wala talaga kayong pampaswerte, ay nako, katitindi ang maaaring mga pagsubok na darating po sa inyong buhay. Bagamat sa ngayon, kung meron man kayong mga pampaswerte at hindi nyo napapansin na kayo'y sinuswerte, hindi nyo lamang po yan napapansin dahil maaaring marami ng mga negatibo na naharangan. Kumbaga, hindi nyo lang nalaman at ito nga po ay dahil meron na kayong mga proteksyon. Kaya yan po ay subok na subok ko na at mas mainam na meron tayong mga gantong proteksyon para kayo po ay instead na minamalas ay lagi sinuswerte or kaya yung kamalasan na yan ay marireverse at magiging swerte. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Kung kayo po mga bossing ko ay lagi na lamang pong walang pera, napakarami po mga pamamaraan, simple pero napakabisang pamamaraan, kagaya po ng mga nabanggit kong perpektong sangkap na pinagsama-samang mga herbal, yan po ay makakatulong po sa atin. Ano po ang mga nababanggit kong herbal na yan? Ito po ay ang pinatuyong basil leaves. Ang basil leaves ay napakabisang pong protection po yan, lalo-lalo na po sa mga kamalasan at sa kahirapan. Kung ayaw nyo maging mahirap habang buhay, i-welcome nyo po ang basil leaves na pinatuyo sa sinag ng araw at yan po ilagay nyo lamang sa inyong pitaka. At sasamahan po natin yan mga bossing ng star anise at piso. Kailangan ay piso lamang para po yung silver po nito ay makakatulong mga bossing para matugunan na lahat ng ating mga pangailangan sa ating buhay. Yan. Kasi nga po, pero kailangan ang silver na ito mga bossing ay lilinisan nyo muna sa gripo. Pagkatapos, kumuha kayo ng isang tabo, lagyan nyo ito ng kalahating tubig. Pagkatapos, lagyan ng isang kutsarang suka at lagyan ng konting asin. Pagkatapos, dami-damihan nyo na yung coins po ninyo, linisin nyo po siya, ibabad sa sinag ng araw, habang nakababad dyan sa tubig na may suka at may konting asin, mga 5 minutes or 30 minutes, okay na po yan. Pagkatapos po, kumuha ka ng isang patungan na pwedeng na malinis na pwede po niyang sisipsip ng pinag-anuhan po nito ng mga negatibo na pinag-anlawan. At yan nga po ay ang papel, kailangan malinis na papel. Mga isang oras or 30 minutes na pagbababad sa sinag na araw kapag once na naiahon nyo na po siya sa tubig. At pagkatapos, isasama nyo lamang po siya dito. Itong ating star anise at ganun din po itong ating basil leaves at tatahiin natin sa pula at gagawin nating unton. Yun po ilalagay natin sa ating pong pitaka. Ngayon po mga bossing, pag kayo po ay naglagay sa inyong pitaka, mas mainam, gumawa rin naman kayong pampaswerte, lubos-lubosin nyo na, ipagpag nyo po yung inyong pitaka, alisin nyo yung mga ali-alikabok po niya, yung mga dumi, mga resibo na sumisimbolo ng kagastusan palagi, alisin nyo po yan, pati mga balat ng candy, alisin, iayos ang salansan. Pero mas mainam mga bossing, bago nyo po yan salansanan, ay kung pwede po ay linisan nyo po muna yan, halimbawa isang basong tubig, pagkatapos lagyan nyo itong konting suka at konting asin, ipunas nyo po yan sa inyo pong pitaka. Lalo-lalo na kung lagi na lamang po yung walang pera, yan po ay nakakapag-alis ng mga negatibo na siya nagiging dahilan kung bakit lagi na lamang po kayong hikaho sa pera, lagi na lamang po walang pera, or nasasairan pa ng ang inyong pitaka ng pera. Kaya mas mainam, linisin po muna natin siya. Tapos, isalansan ng ayos ang laman ng ating pitaka at pagkatapos ay ilagay itong ating pampaswerte para malabo na nauubusan ng lamang pera ang inyo pong pitaka. At mga bossing, hanggat maaari po ay wag na wag nyo, hindi po pala hanggat maaari, dapat po ay wag na wag nyo po
pong gagawin ang paglalagay kasi usapin po itong pitaka, paalala lamang sa mga bagong bossing ko or kaya sa mga bossing ko na nakakalimot, mas mainam na ang inyong pitaka ay wag na wag nyo ilalagay sa inyong sahig kasi sumisimbolo po yan ng kamalasan, laging walang pera at ganoon din po sa pagkainan kung saan kayo nakain. Huwag pala daeng, huwag pong pala buntong hininga, huwag pong bagamat tunay naman talaga kaya na daeng. Dahil kadaing-daeng talaga, kaya lang po wini-welcome po natin ang mga negatibo niyan, ang malas. Kaya instead na kayo po isuswertehin, lagi nga wala pong pera. Kaya kumbaga instead na kasi makapangyarihan po ang ating bibig, kung anong salitain niyan po ay magaganap, kung ano pong iniisip natin niyan po ay magaganap. Kaya yung mga sabihin na lang natin, mga magaganda, para yan po ay maganap. Tunay po yan, marami na akong nasaksihan. At hindi na ako magtuturo, sa akin na lamang, ganyan po ako dati. Pero inalis ko po yan, at ako po yung naging positibo sa buhay, at nagsunod-sunod ang mga swerte yung dumating po sa akin. Kaya gusto nyong kayo po iswertihin, mga bossing, simpleng pamamaraan pero napaka-epektibo mga bossing. At pagkatapos, ilagay nyo lamang po ito sa inyo pong pitaka. Pagkatapos, think positive. At pwedeng ito na po yung pinaka-taong bahay. Itong piso sa inyo pong pitaka. Yan po ay mag-iinganyo pa po ito ng marami pang kasamahan at instead na coins ay panay buo na ang papasok sa inyong pitaka. Hindi na panay barya. Kumbaga, ito po ay pang welcome lamang. Maigi yung may taong bahay, merong nag-iinganyo sa iba pa ng mga kasama. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Basta kailangan po mga bossing ay mula ngayon, pagtapos yung po ito panoorin, kontrolin nyo na mga negatibo sa inyong isipan. Think positive, sabihin nyo po ito na kayo po yayam at magtatagumpay. Pero sabihin nyo na yan, sa isipan nyo na lang kasi baka may makarinig, may makakontra, hindi pa matuloy ang inyo po mga pinapangarap sa inyong buhay. Or kaya po, ganun po talaga, pag once may nakakaalam na uudlot, or kaya marami kang mga magsubok na pagdadaanan bago mo malampasan or bago mo matupad ang mga pinapangarap po ninyo. Kaya kailangan sarili ninyo na lamang. At maging positibo sa inyo pong buhay. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing.